Sa isang post-apokaliptik na mundo, sinira ng digmaan ang selyo na nagkukulong sa mga ganid na mutant na natakot sa Earth daan-daang taon na ang nakalilipas. Sa pagharap sa isang karaniwang kaaway, maaari bang manalo muli ang sangkatauhan? Alamin natin sa pelikula. Pagkatapos ng panahon ng yelo, isang makina mula sa kalawakan ang dumating sa Earth. Ang tanging layunin nito ay baguhin ang bawat tao sa isang mutant. Ang mutant ay isang killing species na umaatake ng walang awa. Pagkatapos, dadalhin nila ang kanilang mga biktima sa makina para maging mutant din sila. Isang mandirigma na nagngangalang Nietzsche din ang pinag-isa ang iba't ibang tribo upang isara ang makina sa ilalim ng Earth pagkatapos nilang magdusa ng maraming pagkawala at kamatayan. Sa kabundukan ng silangang Europa, pinananatiling buhay ng mga ina po ni Nietzsche din na tinatawag na The Brotherhood ang kaalaman tungkol sa makina. Inilagay nila ang lahat ng kanilang kaalaman sa isang sagradong aklat na pinangalan ng The Chronicles. Nagbago ang eksena sa taong 2,707. Apat na malalaking korporasyon na pinangalan ng Capitol, Bauhaus, Mishima, at Imperial ang namamahala sa mundo. Ang Kapitolyo ang namumuno sa kanluran habang ang Mishima ay nasa silangan. Sa kabilang banda, hawak ng Bauhaus ang Europa habang ang Imperial ang namamahala sa Afrika. Ang mga korporasyong ito ay palaging nakikipaglaban sa isa't isa para sa maliit na mapagkukunang natitira sa Earth. Isang araw sa Europa, naghanda ang Bauhaus Corporation para sa isa pang pag-atake sa Kapitolyo. Nang hindi nalalaman ng sinuman sa kanila, ang makina ay matiyagang naghihintay sa ilalim nila. Ito ay isang maulan na gabi kung kailan ang Bauhaus at Kapitolyo ay kasalukuyang nagpapalitan ng mga bala at pampasabo. Habang ginagawa ng mga puwersa ng Bauhaus ang kanilang pagsingil, ang commander ng mga puwersa ng Kapitolyo na nagngangalang Nathan ay naghahanap ng isang sundalo na nagngangalang Hunter. Hawak ang mga dugtag ng kanyang mga nahulog na kasamahan, nakita ni Hunter na marami sa kanyang mga tauhan ang malubhang na sugatan kung hindi man patay. Kinausap siya ng commander at alam nilang malaki ang dehado nila laban sa mga kalaban. Naghihintay para sa tamang pagkakataon, hinampas nila ang mga puwersa ng Bauhaus, hindi sinasadyang hinukay ang selyo ng makina. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang mga sundalo ng kaaway ay naghagis ng mga gas grenade sa mga puwersa ng Kapitolyo na pinabagsak ang ilan sa mga kapuspalad na sundalo na hindi nakapagsuot ng mga gas mask. Pagkaraan, binaril si Nathan, ngunit iniligtas siya ni Hunter bago siya tapusin ng kaaway. Pagkatapos ay hiniling ng komandante kay Hunter na alagaan ang kanyang pamilya kung sakaling hindi siya makalabas ng buhay sa digmaan. Ang puwersa ng Kapitolyo ay patuloy na nakikipaglaban kahit na sila ay mas marami. Sa wakas, naabot ng mga sundalo ng Bauhaus ang kanilang trench at sinimulan silang ilabas isa-isa. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang labanan, ang selyo ng makina ay tuluyang nasira. Sa oras na ito, ang mga mutant ay nagsisimulang muling bumangon at umaatake sa parehong puwersa ng Kapitolyo at Bauhaus. Habang biglang napuno ng katahimikan ang hangin, nakita ni Hunter at ng kanyang team ang mga naputol na bahagi ng kanilang mga kasama na lumulutang sa baha. Paglabas sa kanilang trench, mas marami silang nakitang mga bangkay sa lahat ng dako. Pagkatapos, nakatagpo nila ang mga puwersa ng Bauhaus, at ang dalawang kupunan ay nagbabantay sa isa't isa. Si Hunter at ang kapitan ng kaaway ay inaakusahan ang isa't isa ng brutal na pagpatay sa kanilang mga kasama. Ngunit agad nilang napagtanto na mayroon silang mga karaniwang kaaway kapag nagsimulang umatake ang mga mutant sa kanilang mga kasama sa paligid. Ang mga mutant ay malakas, mabilis, at mahirap patayin gamit ang maliliit na armas. Sinusubukan ng mga sundalo ang kanilang makakaya upang makatakas habang pinapalayas ang mga mutant. Gumamit si Nathan ng malaking baril para makatakas ang kanyang mga tauhan. Sa kasamaang palad, ito ay nagkakahalaga ng kanyang buhay. Ang eksena ay nagbago sa mga bundok na nalalatagan ng niebe kung saan ang isang batang lalaki ay naghatid ng mensahe sa Reverend ng The Brotherhood na nagngangalang Samuel. Matapos malaman na bumalik na ang mga mutant, pumunta si Samuel sa silid kung nasaan ang The Chronicles. Binasa niya ang libro sa mga miyembro ng The Brotherhood at ipinahayag sa kanila na ang paglitaw ng digmaan ay gumising sa makina. Idinagdag ng Reverend na dinadala ng mga mutant ang kanilang mga biktima sa makina upang baguhin sila. Habang lumalawak muli ang kanilang takot sa buong mundo, kahit na ang apat na malalaking korporasyon ay walang magawa para labanan ang mga mutant. Ngunit mayroong isang propesya na nagsasabing isa pang Nietzsche din ang babangon at ililigtas ang sangkatauhan mula sa sakuna. Pagkatapos ay naglakbay si Samuel sa buong mundo para kausapin ang apat na korporasyon tungkol sa pagtupad sa propesya. Sa isang tour sa ibang lugar, sinabi ng isang lalaki na nagngangalang Constantine sa Reverend na kailangan nilang ilikas ang lahat ng pangunahing tauhan sa Mars. Doon, maayos nilang masisimulang suriin muli ang malagim na sitwasyon na kinaroroonan ng Earth. Gayunpaman, ayaw ni Samuel na iwanan ang Earth at ang natitirang mga nabubuhay na mamamayan. Itinuturo din niya na pagkatapos makuha ng mga mutant ang Earth, sa kalaunan ay pupunta sila sa Mars. Paghahampas ng The Chronicles sa mesa, iginiit niyang may pag-asa pa.
humingi siya kay Constantine ng isang barko at 20 sundalo, ngunit ang lalaki ay nagdududa tungkol sa kung ano ang magagawa ng maliliit na bilang na ito laban sa libu-libong mga kaaway. Sinabi ni Samuel na sa maliit na bilang na ito, maaari silang pumasok sa makina at sirain ito mula sa loob. Siya ay nagkukumbinsi sa kanila na magkaroon ng pananampalataya sa sangkatauhan. Sa labas lamang ng Tor, isang mag-ina ang tumatakbo sa lungsod palayo sa mga mutan. Hawak ng mahigpit ang kanilang mga evacuation ticket. Tumakbo sila ng mabilis hanggat kaya nila hanggang sa evacuation point. Sa kasamaang palad, ibinaba nila ang isa sa kanilang mga ticket, at ang ina ay ipinagbabawal na pumasok sa airship. At ang masaklap pa, ang airship na sinakyan ng kanyang anak ay bumangga sa isa pang airship. Ang barko pagkatapos ay bumangga sa iba pang mga sibilyan sa lupa. Ang lahat ng ito ay nakita ni Samuel sa Tor. Sinabi sa kanya ni Constantine na dapat siyang umalis kaagad dahil darating ang mga mutan. Ngunit si Constantine mismo ang nagpa siya na manatili. Idinagdag din niya na kapag ang bagong henerasyon ay gumawa ng isang bagong mundo, hindi na nila kakailanganin ang lumang henerasyon na malamang na gumawa ng parehong pagkakamali muli. Bago umalis si Samuel, ibinigay sa kanya ni Constantine ang kanyang barko, ngunit hindi nito kayang hawakan ang 20 tao kaya kailangan niyang ayusin ang kanyang mga plano. Pagkatapos, iniabot niya kay Samuel ang mga tiket sa paglikas na sinasabing magagamit niya ang mga ito para kumbinsihin ang mga tao na sumali sa kanyang misyon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may dumating na sundalo at napansin niyang bumagsak na ang depensa ng Tor. Sinabi ni Constantine na hindi siya aalis at inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin si Samuel kung saan niya gustong pumunta. Pagkaalis mismo ng airship, narating ng mga mutant ang silid kung nasaan si Constantine. Sa ibang lugar, pumunta si Hunter sa bahay ni Nathan. Inaanyayahan siya ni Adelaide, ang asawa ni Nathan, sa loob para uminom ng tsaa. Doon, ibinunyag sa kanya ni Hunter na nawawala sa aksyon ang kanyang asawa. Nang marinig ito, napahinto si Adelaide at sinabi kay Hunter na napanaginipan niya si Nathan. Sa kanyang panaginip, nakita niyang buhay pa ang kanyang asawa, ngunit nakuha siya ng mga mutant. Inaalo ni Hunter si Adelaide habang umiiyak, nag-aalala tungkol sa kanyang anak na hindi pa nakakaalam. Pagkatapos, pumunta si Hunter sa isang bar. Nang nililinis niya ang mga dog tag ng kanyang mga nahulog na kasama, nilapitan siya ni Samuel. Sinabi ni Samuel na walang pagkakataon na mabuhay para sa kanila sa misyong ito, ngunit ito lamang ang kanilang pagkakataon upang iligtas ang sangkatauhan at ang mundo. Ngunit wala nang pakialam si Hunter sa sangkatauhan o sa mundo. Alam na maaaring tanggihan niya ang alok. Ipinakita ni Samuel kay Hunter ang evacuation pass at hinayaan siyang mag-isip tungkol sa kanyang alok. Sa pagtingin sa evacuation pass, naalala ni Hunter ang kalooban ni Nathan na dapat niyang protektahan ang kanyang pamilya kapag siya ay namatay. Dahil dito, tinanggap ni Hunter ang alok ni Samuel at ibinigay ang mga pass kay Adelaide at sa kanyang anak. Gaya ng inaasahan, ang evacuation pass ay nakakatulong kay Samuel na makakuha ng sapat na mga sundalo para sa misyon. Kapalit ng pag-secure ng mga upuan ng kanilang mga pamilya sa Mars. Ang mga sundalo ay nakibahagi sa misyon, maliban sa isang sundalo na nagngangalang John na sumali sa koponan nang hindi tinatanggap ang tiket. Pagkatapos ng recruitment, ang suicide squad ni Samuel ay binubuo na ngayon ni na Hunter, John, Jesus, Juba, Valerie, at Maximilian. Dinala niya sila sa mga bundok ng Nebe at ibinahagi sa koponan ang buod ng The Chronicles. Pagkatapos, isang miyembro ng The Brotherhood ang nag-orient sa kanila sa misyon. Sa mga guho ng Imperial City, mayroong isang lumang katedral. Dadaan sila sa mga katakom ng katedral upang marating ang mga lagusan sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nito, maglalakbay sila sa mga lagusan upang hanapin ang makina. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang aparato na napunit mula sa makina bago ito nabuklod. Sasabog nila ang makina mula sa loob. Gayunpaman, ang aparato ay maaari lamang pasabugin ng mekanikal sa pamamagitan ng isang susi at kailangan nilang hanapin ito sa makina. Si John ay nag-aalala tungkol sa mga mutant at nagtanong kung ang The Chronicles ay nagsasaad ng isang paraan upang patayin ang mga mutant. Sa oras na ito, dinadala sila ni Maximilian sa mutant na nahuli nila noon. Ayon sa kanya, walang epekto ang maliliit na bala sa mga mutant dahil hindi sila nakakaramdam ng sakit o pagkabigla. Sa pamamagitan lamang ng pagdudulot ng napakalaking matinding pinsala tulad ng mga pampasabog ay makakapatay sa kanila. Gayunpaman, habang nagpapaliwanag si Maximilian sa koponan, ang mutant ay nakawala sa kadena nito. Sa kabutihang palad, isang babaeng miyembro ng The Brotherhood na nagngangalang Severian ang namamahala upang ibagsak ito sa pamamagitan ng nakamamatay na pagsugat sa mutant gamit ang isang espada. Habang maingat na nilapitan ni Hunter ang mutant, humingi ito ng tulong sa kanya. Iyon ay kapag napagtanto ng koponan na ang mga mutant ay nagpapanatili ng ilan sa kanilang kamalayan, ngunit hindi ganap na makontrol ang kanilang sarili. Tinanong ni Hunter si Samuel kung may iba pang sinasabi ang mutant. Ngunit ang sabi ni Samuel ay humihingi lamang ito ng tawad. Pagkatapos ay binigyan ni John si Samuel ng listahan ng mga panustos na kakailanganin nila para sa misyon.
Mamaya sa gabing iyon, ang The Brotherhood ay nagdiwang ng isang huling misa bago pumunta sina Samuel, Severian, at ang koponan sa misyon. Kinabukasan, binibigyan ng espada ang bawat miyembro ng pangkat. Nang matapos ang huling paghahanda para sa barko, lahat sila ay lumabas. Sa loob ng airship, tinanong ni Valerie ang mga lalaki kung kanino nila binigyan ang kanilang mga tiket, ngunit walang sumasagot sa kanya. Ibinalik ni Juba ang tanong kay Valerie, kung saan sinagot niya na ibinigay niya ang mga tiket sa kanyang dalawang maliliit na anak. Nang marinig ito, sinabi ni Juba na ibinigay niya ang kanyang tiket sa isang magandang babae na nakasama niya noon. Samantala, pumunta si Hunter sa piloto para kausapin siya. Sa sandaling yon, natuklasan niya na ang gasolina ng barko ay maaari lamang tumagal para sa isang one-way na biyahe. Kaya, kahit para sa piloto at sa mga tripulante ng barko, ito rin ay isang misyon ng pagpapakamatay para sa kanila. Pagkatapos ay bigla na lang, nakita ng co-pilot ang isang barkong papalapit sa kanilang dinadaanan. Binago ng piloto ang takbo ng airship, ngunit binago rin ng bogey ship ang takbo nito, malinaw na nagpaplanong bumangga sa kanila ng kusa. Sa pag-zoom sa bogey airship, ang piloto ay natakot nang matuklasan na ito ay minamaneho ng isang mutant. Nang walang ibang mga opsyon, inutusan ng piloto ang co-pilot na barilin ang bogey. Sinusubukan niyang ibaba ito, ngunit nagawa nitong bumangga sa kanila. Inutusan kaagad ni Samuel ang koponan na pumasok sa escape pod. Kapag nasa loob na ang lahat. Sinubukan ni Maximilian na bitawan ang pod, ngunit hindi ito gumagana. Gusto ni Hunter na lumabas para manumanong palabasin ito, ngunit isinakripisyo ng piloto ang sarili para gawin ito. Pagkaraan ng ilang oras, binuksan nila ang chute, ngunit sila ay masyadong mabigat at ito ay napunit. Sa isang backup na chute na lang natitira, sinabihan sila ni Juba na maghintay ng tamang oras bago ito ilabas muli. Kapag bumagsak sila sa isang gusali at bumagal ng kaunti, inilalabas nila ang backup chute. Ang chute ay tumutulong sa kanila na mapunta ng hindi gaanong halos, ngunit ang pagbagsak sa gusali ay lubhang nasugatan ang binti ni John. Sinabihan sila ni John na pumunta nang wala siya at humingi ng bomba kay Hunter. Maya-maya, lumabas si John sa loob ng pod. Ang koponan pagkatapos ay maingat na nagpatuloy sa kanilang daan patungo sa katedral. Nang makita nila ang isang grupo ng mga refugee na tumatakbo sa lungsod, sinundan sila ni Hunter upang makita kung saan sila pupunta. Sa oras na ito, natuklasan niya na ang ilang uri ng tiwaling paramilitar ay nag-aalok ng biyahe papuntang Mars kapalit ng mataas na presyo. Gayunpaman, hindi niya napapansin na may mutant na ang nagbabantay sa kanya. Nang makitang sinusundan ng ibang miyembro si Hunter, sinabihan siya ni Samuel na hayaan ang sitwasyon. Ngunit humarap pa rin si Hunter sa karamihan at nakipag-usap sa mga sundalo. Inutusan niya silang pasakayin muna ang mga babae at bata sa barko at pagkatapos ay ang mga lalaki kung may natitira pang espasyo. Ngunit ayaw siyang sundan ng mga sundalo, kaya malamig na binaril ni Hunter ang sundalo sa harap ng kanyang kasama. Sa takot, sinunod ng natitirang sundalo ang utos ni Hunter. Pagkatapos, bumalik siya sa koponan upang magpatuloy sa paglalakbay. Habang naglalakad sila, nagbanta si Maximilian na babarilin niya si Hunter kung maantala niya muli ang kanilang misyon. Gabi na nang makarating ang team sa katedral. Dumiretso sila sa katakom para pumunta sa nawalang lungsod na inilibing mahigit 500 taon na ang nakalilipas. Nang makarating sila sa lungsod, tumuloy sila sa isang skyscraper at bumaba sa ilalim nito. Nagboluntaryo si Juba na bantayan sila mula sa itaas, habang ang iba ay bumababa sa skyscraper sa pamamagitan ng elevator shaft. Pagbaba nila, naubusan sila ng lubid. Naisip ni Samuel na may hindi tama. Sinusuri ang The Chronicles, sinusubukan niyang hanapin kung aling palapag ang dapat nilang puntahan. Ngunit aksidente niyang nahila ang quick release lever ng kanyang gear. Nakuha siya ni Hunter bago siya mahulog, ngunit naputol ang kadena ni Samuel. Buti na lang at napadpad siya sa sahig kung saan sila dapat maglanding kung tutuusin. Gayunpaman, habang sinisindi niya ang flare, inaatake siya ng isang mutant. Mabilis na bumaba si Hunter para tulungan siya. Gamit ang lampara, sinilaban nila ang mutant at pinugutan ito ng ulo ni Hunter. Nang marinig ang kaguluhan sa ibaba nila, naghulog si Maximilian ng granada. Nahuli ito ni Severian at itinapon sa ground floor, pinatay ang mga mutant doon. Habang ang iba ay lumapag sa sahig, nilalabanan nila ang mga umaataking mutant ng buo. Samantala, si Juba ay inaatake din at isang mutant ang dumudulas sa kanyang likod na pinutol ang lubid ng elevator. Nagawa niyang patayin ang mutant ngunit mabilis na bumababa ang elevator. Habang ang grupo ng mga mutant sa pintuan, biglang bumaba ang elevator sa kanila na nagdulot ng pagsabog. Ngunit hindi ito sapat upang patayin ang mga mutant. Sa kabutihang palad, bago sumuko si Juba sa kanyang kamatayan, pinasabog niya ang isang granada at pinatay sila. Gayunpaman, kahit na ang koponan ay nakaligtas, sila ay nakulong. Nang ilalabas ni Maximilian ang mga bato, lumapit si Valerie para tumulong. Tinanong niya kung kanino niya ibinigay ang kanyang tiket. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Maximilian ang tiket na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Samantala, sa kabilang bahagi ng silid, nag-uusap sina Samuel at Hunter.
naniniwala si Samuel na magtatagumpay sila dahil nasa panig nila ang Diyos. Sa sandaling iyon, ibinuhos niya ang kanyang tubig sa lupa, at ang bubo ay napupunta sa isang butas. Nang makita ito, nilinis ni Hunter at Jesus ang lupa ng mga bato at nakahanap ng lagusan. Sa pagdaan nito, napunta ang grupo sa lagusan kung saan nakita nila ang mga mutant na kinakaladkad ang kanilang mga biktima. At ang ikinagulat ni Hunter, isa si Nathan sa kanila. Itinuro ni Samuel na si Nathan ay isang buhay lamang kumpara sa iba na kailangan nilang iligtas. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Hunter at nakipaghiwalay sa grupo para iligtas ang kanyang kaibigan. Gusto siyang pigilan ni Maximilian sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya ng baril. Ngunit hinayaan na lang niya ito sa huli. Pagkaalis ni Hunter, ipinagpatuloy ng mga natitirang miyembro ang misyon. Sa kabilang banda, maingat na sinusubaybayan ni Hunter ang mutant at si Nathan. Sa paghahanap ng tamang pagkakataon, binaril niya ang bato sa itaas ng mutant at dumiretso ito sa mukha nito. Nang makita si Hunter, mabilis na nagtanong si Nathan tungkol sa kanyang pamilya kung saan tiniyak sa kanya ni Hunter na ligtas sila. Pagkatapos, binuhat siya ni Hunter at humanap ng paraan para makatakas. Gayunpaman, malubha ang mga sugat ni Nathan at maraming dugo ang nawawala sa kanya. Nang walang ibang pagpipilian, kailangang maawaing patayin ni Hunter ang kanyang kaibigan para makapagpahinga siya sa wakas. Pagbalik sa koponan, patungo sila sa makina sa pamamagitan ng isang matarik na daanan. Kapag nadula si Maximilian, inaalerto nito ang mga mutant sa ibaba nila. Pagkatapos ay nagbigti si Severian para makuha ang bomba mula sa kanya. Pagkatapos ibigay ito sa kanya, sinubukan ni Maximilian na abutin ang kamay ni Jesus, ngunit nahulog siya sa lupa. Nagsisimula siyang labanan ang mutants, pero mas marami siya. Inutusan ni Samuel ang koponan na magpatuloy, ngunit tumanggi si Valerie na iwan si Maximilian. Tumalon siya pababa at tinulungan si Maximilian na labanan ang mga mutant. Nang sumunod si Jesus, sumama rin sa labanan sina Samuel at Severian. Sa kasamaang palad, ang puting phosphorus na baril na ginagamit ni Jesus ay nag-overload at sumabog sa kanyang mga kamay. Si Maximilian, na malapit kay Jesus sa oras ng pagsabog, ay nahuli at nagdusa mula sa pagkasunog. Nataranta, hindi napansin ni Valerie ang mga mutant at ibinaba ito. Dalawang beses ding sinaksak sa dibdib si Samuel. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Hunter at nakita niya ang putol-putol na katawan ni Jesus. Isang mutant ang gumagapang sa kanya, ngunit nagawa niyang ibagsak ito pagkatapos siyang alertuhan ni Severian. Ayon kay Severian, kinaladkad ng mga mutant ang iba pang miyembro sa makina. Desperado, pinulot ni Hunter ang mga pahina ng librong nakakalat sa lupa. Sinabihan niya si Severian na basahin ito, ngunit hindi niya alam kung paano. Nang walang ibang mga opsyon o ideya kung ano ang gagawin, pumunta sina Hunter at Severian sa makina, at pagkatapos ay nag-set up ng isang chain ng mga granada. Sa oras na ito, nakita nila sina Maximilian at Valerie na kinakaladkad sa isang butas. Sinimula ni Severian ang pagsabog upang harangan ang lagusan, at inatake ni Hunter ang mutant, na iniligtas ang kanilang dalawang kasamahan sa koponan. Sa pagtingin sa butas, sa wakas ay nakita nila ang makina na nagpapalit ng isang tao sa isang mutant. Pagkatapos mag-isip ng plano, hinawakan nina Hunter at Maximilian ang lubid habang si Severian at Valerie ay bumaba sa makina. Gayunpaman, ang mga mutant ay nagsisimula ng dumaan sa mga bato. Sa sandaling yon, lumakad si Maximilian sa tunnel at nag-set off ng isa pang pagsabog. Ang epekto ay nagpapadala kay Hunter pababa sa butas, kaya hindi niya sinasadyang nabitawan ang dalawang babae. Sa kabutihang palad, ligtas na nakarating sina Valerie at Severian sa isang platform. Gayunpaman, napunta si Hunter sa makina. Nagsimula itong gumana kay Hunter, ngunit lumalaban siya at lumaban. Mapalad para sa kanya, ang proseso ay hindi pa kumpleto, kaya pinamamahalaan ni Hunter na ihinto ang kanyang pagbabago sa kalahati. Agad niyang naabutan sina Severia at Valerie. Habang sinisimulan niyang iset up ang device, lumalaban ang mga babae sa mga mutant na umaatake sa kanila. Gayunpaman, kahit na matapos iset up ang device at ang detonator, walang nangyayari. Pagkuha ng mga pahina ng The Chronicles mula sa Severian, sinubukan ni Hunter na humanap ng paraan para gumana ang device. Ngunit naabot ni Valerie ang kanyang limitasyon at itinulak pababa ng isang mutant na nahulog sa kanyang kamatayan. Sa kabilang banda, lumitaw ang mutated na Samuel at pinatay si Severian. Pagkatapos, nag-away sina Hunter at ang mutated na si Samuel. Ginagamit ni Hunter ang dog tags ng kanyang mga nahulog na kasamahan bilang brass knuckles at binugbog si Samuel. Ngunit natamaan ni Samuel si Hunter, at napunta siya sa tabi ng espada ni Severia. Nang makitang tumugma ang kanyang espada sa susi na kailangan para i-activate ang device, sinaksak ni Hunter si Samuel at itinulak ang espada sa detonator. Pagkatapos, pinihit niya ang espada at nagsimulang gumana ang makina. Bilang ito ay lumiliko out, ang aparato ay hindi isang bomba, ngunit ang bahagi ng makina na nagpapahintulot sa ito upang lumipad. Ang naghihingalong Samuel ay nagsabi kay Hunter na tumalon at manampalataya sa Diyos. Nang marinig ito, tumalon si Hunter ng bulag, hindi alam kung ano o kung saan siya dadating.
Pero himala, dumapo siya sa tubig. Ang makina ay lumilipad sa kalawakan. Matapos muling bumangon, nahiga si Hunter sa pagod. Nagtatapos ang pelikula sa pagpunta ng makina sa Mars.